Hi guys, good afternoon. Ayan, welcome to Me, Mine, Green Tam. Ayan, so magpapropagate tayo ngayon ng Billy Day. So pwede ko na ito ipropagate kasi na-check ko meron naman siyang roots na pwede kong ipropa. Ayan, so medyo ingatan natin to para makita niyo yung roots niya. Ayan, so yan. So dito, pwede na tayo magpropa ng Billy Day pag meron na siya mga aerial roots na ganyan na possible na mabubuhay siya. And actually, ito pwede ko itong hatiin into three. Ayan, itong nasa baba na one leaf. Ayan, yung mid cut and then yung top cut. Ayan. So, ayan, puputulin ko siya, guys. Stop ko muna. Ayan. Nga, to be continue, kung matayin ng pangstan para makat na natin. So, ikakat ko to using itong aking gardening scissor or yung pruning shear ko na ginagamit. So, ano naman ito, matalas and sterilize naman siya. So, ikakat natin siya. So, yeah, first time ko mag video ng pagkakat ko ng ating So, medyo alanganin pala itong... hindi naman. Ito, may roots pa naman siya isa. So, very careful lang tayo dapat mag-cut. Ayan, kita nyo. Medyo i-close off natin dito. Para medyo makita ninyo. Ayan, dito. Ayan. Ayan. So, ayan. So, nakat ko na itong isa. And then, nakadikit kasi siya, so mamaya ko na lang itanggalin na mismo ang bat na. And then, ito yung next. Ito. Dapat very careful tayo mag-cut kasi possible na madamage yung isang dahon. Ayan, so nahati ko na sila into three. Ayan, so maganda talaga yung top cut. Kasi, yan, going to 3 leaves na to, guys. So, ito, i-sprayan ko siya ng neem spray. Ayan, neem spray. Pwede naman yung dietin, pero sa akin, so far okay naman yung mga pinopropa ko using neem spray. Ayan. Ayan. Yung iba, pwede naman binababa sa water. Ako, dinidiretso ko na siya sa soil. Since, meron naman siya mga active roots. Ayan, pwede na natin yung didiretso sa soil. O, aroid mix. Ito yung stock. This one itong ginamit ko, loam soil ito, na may coco peat and rice hull. So far okay naman siya. So, ngayon na matatry naman natin na gagamit tayo ng using aroid mix. So, ito na yung pot. Ayan. So, tatanggalin ko na to. Si top cut ang ilalagay ko dito. So, careful ko lang siyang hindi na ako nagamit ng gloves, guys. Minsan mas komportable kasi ako magtanim ng walang haba na ng roots. Guys, alam nyo ba, nung binili ko to, hindi pa super stable yung roots na ito. Ayan, kaya nilipat ko siya sa ganito. So far, okay naman siya dyan. Ayan, tatlo yung ating ipapat. Tatlo yung mapapropagate natin. So, kukunin ko lang yung aroid mix. Pero, aluan pa rin natin ng loob. So, ito yung ating aroid mix. Ayan, naka-ready naman ito. Pero, haluan, as what I'm saying, haluan pa rin natin ng loob. So, kukuha na lang tayo dito. Ayan. Medyo messy. Ipang tatapos ko na lang siguro yung ating, ayan, grabe yung ugat niya, no? So, pwede na dito sa maliit na top kasi. Maliit lang naman na siya. Ayan. So far okay naman sila sa loam soil lang. Hindi lalagyan ko ng coco cubes ipapaw. Ito namang soil mix ko, may mga konting humus naman yan. So, yan. Siyempre, parang pinantapos ko na lang yan, diba? So, yun nga, guys. Then, yung next naman natin ay ito. Ito isa.
Nahiyang naman siya sa soy mix na ginamit ko dito sa existing ano niya. Existing soy. Ayan guys, so tingnan niyo yung ganda ng oats niya. Yan lang, kasi usually iba pagka nagagastos ako masyado pag aroid mix. So minsan, siguro depende rin sa sana yan. Ito, loam soil lang. Loam soil. And then, lagyan natin ng aroid mix. Pero sabi nila, mas okay daw pag aroid mix. Mas mabilis yan. Ito, may NECA balls nga ito. Ayan, ginawa ko lang dito sa mga existing perlite. No miss. Halo-halo na to, ha? Ayan. Sana maglabas sila agad ng mga bagong dahon. Ayan. Yes, and then, ito yung ating top cut. So, ayan, si top cut. So, si top cut, lalagay ko na lang siya dito sa ano. Sa existing niya. And then, lalagyan ko na itong mga to. Halo-halo kasi ito eh. Yung NECA dito. Tanggalin ko yung NECA. Isa na yung ano, nilalabas na ito ng ako. Pero so far, sana mag-okay din siya. Kasi usually, loam soil lang talaga ako. Nanilalag, sinahaluan ko lang ng mga kokopit. So, di ko na tinanggal yung loam soil sa ilalim. Ayan, medyo hindi na masyadong kita kasi first time ano lang tayo mag-video. So yan na nga guys, medyo messy lang, diba? Ayan, so yung ating bilite ay nagawa ko na into 3 pots. Ayan siya, chirin. O diba? Dito natin lagay para medyo ganda-ganda naman yung ayos. Here, ayan yung first pot. Ayan. So, ito yung old leaf na kasi ito eh. Pero kita nyo naman yung roots niya, di ba? So, hoping na maglabas na siya ng maraming bagong dahon. So, ito yung mid-cut. So, maganda rin to si mid-cut pag naglabas din yun ng bagong dahon. And ito yung aking top cut. Ayan. Ayan. So, yun lang. Shinare ko lang yung aking pagpopropa. Ayan, sana na nag-enjoy kayo kahit po paano. And, ayan, i-update ko kayo sa susunod. Ayan, thank you so much. Ayan, pa-like and follow na lang din po na Mimay Green Lamb. Ayan, thank you.